Karen. Okay na. Okay, isang ligtas na araw sa ating lahat. Sa ating lahat, mga mahal naming mga kababayan. Sa lahat ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection dito sa Fire District 4 at sa Kalakang, Maynila. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Chief Inspector Andres Daos Jr. na nakatalaga dito sa Fire District 4. Ang aking maiksing paksa na ibabahagi sa inyo ngayong hapon na ito ay tungkol sa pag-process ng AWIL case ng ating mga personnel. Kaya inaanyayahan ko lahat ng mga officers, no? Lalong-lalo na yung ating mga chief ng administrative branch, administrative section, yung mga staff ng admin, yung IAS, no, na makinig kayo. Ang sa ganon ay ma-perfect natin yung pag-process ng AWIL case ng ating mga personnel. Okay? So, ano ba yung nilalaman ng ating folder? Ito, iisa-isahin ko sa inyong lahat, no? Then, papaliwanag ko rin isa-isa. Okay? Ang pag-prepare, ang pag-ayos natin ng isang case folder ng AWIL na personnel natin ay parang pag-ayos din ng folders natin sa promotion, mga various claims, sa application ng halimbawa yung ating mga FO1. Kung halimbawa hindi kompleto, ay hindi mapaprocess. Halimbawa, nag-file kayo ng promotion, mali-mali yung mga entries ninyo sa mga forms na naka-attach, no? Ay ibabalik at ibabalik yan. Hindi mapaprocess. Ganun din yung AWIL cases natin. So, ano yung mga attachment natin? Unang-una, yung narrative report. Then, yung ating attendance or yung ating logbook. Iyon yung dalawang importante. Then, we have yung mga annexes. Marami ito, 2, 4, 6, 7. Pitong annexes, pitong attachment, no, na kailangan maliban doon sa narrative report na sinabi ko sa kanina at saka yung attendance logbook. So, yung ating mga attachment, ito yung uunahin ko kasi ito na mismo yung process, no, process ng process natin ng AWIL. Una is yung status report. Pangalawa, yung return to work. Dalawa yan. First notice at saka second notice. Then, pangatlo is the certification. Pang-apat, affidavit. Then, investigation report. At yung huli is yung formal charge. Okay? Isa-isahin natin ito. Una is the status report. Sino yung mag-sasubmit o gagawa ng status report? Ang gagawa ng status report ay yung ating mga immediate supervisor, yung mga chief of offices, mga engine commanders, no? Sa ating mga chief of offices, dapat monitor ninyo yung inyong mga personnel. Na alam ninyo kung hindi sila pumapasok, nang sa ganun ay makagawa na kayo paagad ng status report. Okay? Halimbawa, ang status report is ano yan, ha? In a form of a memorandum. And it should be addressed
to your respective city fire director or the municipal fire marshal, or for personnel who are assigned at the district headquarters ay kay district director, attention kay chief admin branch or admin section. So kayong mga chief of offices, kayo yung signatory dito sa status report. Ano yung nilalaman ng status report? So, importante dyan is yung complete name, designation, at saka yung date. No? Importante yung date kung kailan nag-umpisa na hindi pumasok yung inyong mga subordinates, mga personnel. No? Now, sa mga personnel naman natin, if ever na kayo ay hindi makakapasok, inform nyo naman yung inyong mga chief of offices. Sa ngayon, wala nang dahilan, no, na hindi natin ma-inform yung ating mga hepe. Kasi, I'm sure, lahat tayo meron ng cellphone. Ika nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay? So, halimbawa, nagkasakit kayo, or kung hindi man kayo, ay member of your family na kailangan that you have to attend to, magpaalam kayo. Nang sa ganun, ay hindi kayo maawol. Okay? So, ulitin ko, yung data na kailangan doon sa status report, complete name, inyong personnel, designation, at saka kung kailan siya, yung date, kung kailan siya hindi pumasok. Okay? Halimbawa, nagpalitan na kayo ng duty para sa mga personnel natin na naandun sa assigned sa substation, no? Tatlong araw na wala pa rin siya, walang report, ay walang, hindi siya nakipag-communicate sa kanyang mga kasama or sa kanyang hepe. Then that's the time pwede na ninyong i-report, no, sa inyong mga chief of offices, yung mga engine commanders, no. Gawin ninyo in the form of memo, wag lang itawag. Kasi isa ito sa mga attachment doon sa gagawin na folder, AWOL case folder ng personnel ninyo. Okay. Gaya na nasabi ko sa inyo kanina, ang address ninyo iyan sa inyong respective city fire director, municipal fire marshal, or the district fire director. Attention kay chief admin. Now, kung natanggap na ni chief admin yan, ay gagawa na siya ng return to work. Return to work order. First notice. No? Sa mga gumagawa ng return to work, you will base, no, yung address ng inyong respective yung subject personnel ninyo, ibibase ninyo yan doon sa dineclare niya doon sa kanyang latest PDS. Okay, so it is important sa mga admin officers natin na dapat kompleto yung mga PDS ng inyong mga personnel. Okay, and sa mga personnel naman natin, lahat ng personnel natin ay kailangan updated palagi yan. Kung halimbawa meron kayong mga changes doon sa inyong mga address, lumipat kayo ng tirahan, nagpalit kayo ng apelyido para sa mga female, nag-schooling, and so on and so forth, it is your duty to update yung inyong PDS. Okay? Now,
doon sa return to work order na gagawin ni admin, dami mga nagme-message. Babasahin ko na lang mamaya. Okay, doon sa gagawin ninyong return to work order, paano ninyo i-determine kung ilang hours siya dapat magpakita o mag-report sa inyong mga station? Again, ibibase ninyo yan sa address doon sa kanyang PDS. Okay? Halimbawa lang, no? FO1A na assign sa Agora Fire Substation, San Juan Fire Substation, Fire Station. Ang kanyang dineclare na address doon sa kanyang PDS is sa Mindanao, no? Alam niyo kasi yung ating mga, marami sa ating mga personnel, no, ang dinideclare nila na address sa kanilang PDS ay yung kanilang provincial address, kasi marami sa atin na bumbero dito sa NCR ay hindi naman talaga taga NCR, no. Dito yung iba diyan nakikitira lang, nag-stay in lang sa ating mga station, yung iba naman nakikitira lang sa kanilang mga relatives for a short period of time, then lilipat-lipat. So ang usual na dinideclare nila is yung permanent address nila sa kanilang mga provinces. Okay, balik tayo dun sa sample natin kanina, halimbawa Mindanao. So mahirap naman na ang ilagay natin doon sa return to work order natin is pare-reportin natin siya within 24 hours. It is impossible. Okay? So, pwede natin ilagay doon 3 days, 72 hours na mag-report. Okay? So, yung basehan ninyo palagi is yung address na nakadeclare. Okay? Now, kung halimbawa naman, yung address niya is sa within ano lang, kapitbahay lang ni San Juan, kapitbahay lang ng substation. So, pwede natin ilagay within 24 hours mag-report ka. Anon. Then, pag okay na 'yon, na-determine mo na ilang hours siya, ilang hours mo siya para reporting doon sa substation or sa admin, if that is the case, no. Yun, halimbawa doon sa Mindanao, no? You take into consideration yung layo niya. Kailan kaya dadating yung sulat ninyo? Sabihin natin na 5 to 10 days, no? Sabihin 10 days na lang nang para sure tayo na makarating yung notice natin. First notice. So after 10 days, pwede ka nang hindi pa rin siya, yung subject personnel is hindi pa rin siya nagre-report. Pwede ka nang gumawa ng second notice mo for the return to work, no? Ganun din. Kung ano yung nilagay mo doon sa first notice, ilang hours siya mag-report. Ganun din ang ilalagay mo dun sa second notice. Okay. Now, after 10 days or 3 days, sabi ko nga sa inyo, kung depende sa address niya, after 10 or 3 days, wala pa rin. Now, ang gagawin mo, si admin, ay magbigay ka na ng instruction sa iyong sa station ES natin na meron tayong personnel, no, na nag-awol. Hindi na siya nagre-report sa substation. In fact, ay meron ka ng hawak na status report ng kanyang immediate supervisor. Napadalhan mo na siya ng dalawang notices. First notice for return to work. Second notice, return to work. And yet, hindi pa rin siya nagpapakita. You conduct your investigation. Okay? Yung bigyan mo ng kopya si IAS ng status report at saka yung dalawang return to work order mo. Now, si IAS na ay gagawa na siya ng investigation report. Okay?
ang signatory dito sa investigation report ay si investigator on case noted ni IAS, then it should be approved by your respective city fire director, municipal fire marshal, or the district fire director, the case may be. Now, balik pala ako dun sa return to work order. Ang signatory dito, ha, tandaan ninyo, hindi po yung chief admin. Ang signatory dito is always the city fire director or the municipal fire marshal. Okay? Now, nag-investiga na gumagawa na siya ng investigation, si IAS. Again, IAS, ha, hindi kayo yung mag-charge doon sa personnel. Magre-recommend lang tayo. Kasi ang magpo-formal charge niyan is yung regional office natin. Okay. Now, pag natapos nyo yung investigation report ninyo, IAS, ay isa-submit nyo yan sa regional office through channel. Ibig sabihin, itaan ninyo sa district office at i-endorse ito ni district office papunta sa regional office natin. Okay. Sabihin natin na i-submit na ninyo yung investigation report ninyo. Hindi doon natatapos yung trabaho ninyo. Ha? Sa IAS. Makipag-coordinate kayo palagi doon sa regional IAS natin. Kasi, gaya ng sinabi ko kanina, sila yung mag-charge, sila yung gagawa ng formal charge para sa nag-awil nating na personnel. Ngayon, halimbawa, okay na, pwede nang apan yung coordination with the regional office ay ready na yung formal charge. Now, si admin station level or district level, no, kumpletuhin na niya yung mga documents doon sa case folder ni subject personnel. So, yung status report, ilagay yan, yung kopya ng return to work mo na dalawa, i-attach mo din yan. Then, kailangan din na magbigay ng certification si Chief Admin Section or Admin Branch stating among others na itong ganun pa rin. Si importante yung complete name ng personnel, yung designation niya, and the date kung kailan siya nag-umpisang hindi pumasok sa kanyang duty up to present. Ganun. Yung certification, ang signatory niyan is the Chief of the Admin Section or Admin Branch. So, 1, 2, 3, 4. Apat na yung ating natapos na mga annexes, mga attachment. Next is the affidavit of proof of service. Ano naman itong affidavit of proof of service? Ito ay yung affidavit ni official courier nyo. Diba, pinadalhan ninyo ng return to work yung inyong nag-awol na personnel. Siya yung nagdala doon sa post office. No? Ito yung nilalaman ng kanyang affidavit. Kailan niya dinala, anong oras niya dinala, saan papunta, and so on and so forth. So the signatory here is the official courier ninyo sa iyong abayan. Then it should be subscribed and sworn ni Chief Admin. Ha? Dalawa yung pipirma dyan, ni official ni courier ninyo at saka yung si Admin, Chief Admin. Okay. Ilang affidavit of proof of service ang kasama doon sa folder? Dalawa. Kasi dalawang beses na nagpadala ng return to work. No? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 na. Yung isa pang attachment ninyo or annex should be the investigation report. Dapat may kopya na investigation report na
isasama ninyo doon sa folder. Okay? Mamaya, magbigay ako ng mga sample nitong mga annexes na ito, no? Then the last annex will be the formal charge. Yung formal charge naman is doon na sa regional office kasi nga sila yung mag-charge. Again, ulitin ko, we are only recommendatory. Magre-recommend lang tayo, hindi po tayo yung mag-charge sa ating personnel. Okay. Now, doon sa narrative report. Narrative report. Okay. Narrative report natin, may format yan. Alam po ninyo, na-discuss ko na rin dati ito sa mga district admin officers ninyo. No? Kaya lang yung iba, napalitan na, I just don't know kung na-endorse sa inyo ito. May mga format ito. Say for example, yung narrative report, this is in the form of memo. No? Unang paragraph would be the authority, then matter to be undertaken, matters, antecedent case, yan, discussion, then findings and recommendation. Usually, dito sa narrative report natin ang paggaling sa station ang signator will be the city fire director and dadalhin nyo rito sa district headquarters na kung conform si district director doon sa ginawa ninyong narrative report pipirmahan niya, pa-conform niya. Okay, so yung charge no na usual na nire-recommend natin dito sa mga nag-aawol is light or gross neglect of duty and or conduct prejudicial to the best interest of the service. Alam niyo dati kasi wala naman itong formal charge, hindi kasama sa ating annex, no? Wala yan. Yun nga lang, gusto ko lang i-share sa inyo ito, no? Mga mid 2000 to later part of 2000, marami tayong mga personnel, no? Na yung mga bumbero natin na nag-aawol, nagpupunta sila sa abroad, specifically dito sa Middle East, no? To seek for greener pastures. During that time kasi napakataas ang sweldo ng ating ng mga bumbero diyan, no. Nag-aawol sila, then pumapasok sila as firefighters diyan somewhere Middle East, no. Kaya lang yun, pag natapos na yung kanilang contract, yung mga iba or karamihan sa kanila ay hindi na nare-renew. So, sabihin mo, 5 years lang yung contract nila, pumunta sila doon, 30 or 35, 40 lang sila or 35. So, bata pa sila, wala naman na silang gagawin dito. So, ang nangyayari, no, nag-apply ulit sila as Fire Officer 1. Since drop from the roll lang naman sila, wala naman silang kaso, yung iba, no, ay nakakabalik. Magtataka siguro kayo, overage na sila, no? Hindi, ang usual na ginagawa nila diyan is pina-process nila yung kanilang waiver, no? Ang gamit nila diyan na waiver is yung government service nila. So, pwede pa rin. Pwede pa rin sila. 'Yun ang nangyayari. Nag-a-apply sila, then nakakapasok ulit. As yung iba nakakapasok, no. So pag ganun ang nangyayari, no, may nagiging problema doon sa sabi natin sa station. Kasi halimbawa yung nag-awol is sarhento, no. Nag-awol siya. Then
nakabalik siya, hindi naman niya makukuha yung sarhento na rango niya, kundi FO1 siya. Ang nangyayari, kung since FO1 siya, usually ang designation ng mga FO1 is nasalman, lineman, ganon. Ang mga junior nila dati, no, nasa servisyo pa sila, is yun na yung kanilang mga nagiging crew chief. May dilema na ngayon, yung mga crew chief nila, which is junior sa kanila, pagpasok sa servisyo, pero ranking na sila ngayon, ang nangyayari, hindi nila mautusan ngayon itong FO1. So, yun. If my recollection is right, naumpisahan itong pag-charge, no, sa mga nag-aawol nating mga personnel na sometime 2018, no? Hanggang sa ngayon na. Gusto ko lang i-share din doon sa dati kong assignment. May nangyaring ganito, yung nakawul siya, then nag-apply siya as para officer 1. Dito sa NCR noon, hindi siya nakapasok kasi nga istrikto si yung ating regional director na ayaw niya yung mga nag-aawol, then babalik. So, sa madaling sabi, hindi siya na-appoint, hindi siya nakapasok as fire officer 1. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa ibang region. Yun, doon siya nakapasok. So, yun ang nangyari. So, since may formal charge na, yung mga nag-aawol ngayon, kung gusto man nilang bumalik sa serbisyo, ay dapat malampasan muna nila yung formal charge sa kanila, which is, I think, as of today, ay napakahirap ng lusutan niya. Mga kaso na ganyan, no? So, yun. Yung banggit ko na sa inyo, na-discuss ko na sa inyo kanina yung narrative report, then yung attendance and logbook natin. Be sure kayo na yung i-attach ninyo dyan is a certified true copy. Ha? Na logbook. Yun ang importante dyan. Now, kung kumpleto yung ating mga attachment, ay mabilis lang, no? Mabilis lang yung ating yung pag-process niyan. Mabilis lang yung pag-issue ng draft from the rolls sa ating mga personnel. Okay. Ito may mga si Renato Ato Plantado from Marikina, Jobs Morales, Tagig, Jopay. Yan, si Jopay dati kong kasama rito. By the way, dati na rin ako rito, no? Sometime 2003 up to 2011, then nalipat ako. Ngayon, balik na naman ako dito sa District 4. So, familiar yung mga pangalan, yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Yun, narrative report. Okay. Duty status. Ayun, meron palang isa pang isi-share ko sa inyo, no? Yung ating previous assignment din. Meron pa kaming personnel doon sa isang substation. Hindi na siya nagre-report, no? So, ang nangyari, bago nag-submit ng status report yung kanyang engine commander, ay kinokontakt na nila itong personnel na ito. Hindi naman siya umalis ng bansa, nandito rin lang. Within the vicinity lang siya. Ang ginawa niya is nag-negosyo siya, nagla-live selling. Nakikita naman ng mga personnel, no? Mga personnel namin na naandyan lang siya. And yet, hindi siya
nagpaalam sa kanyang immediate supervisor, hindi rin siya nagsabi doon sa kanyang mga kasamahan, basta umalis lang, no? Umalis lang siya, hindi lang siya pumasok. So, yun, pinasas namin yung kanyang awol case. Napansin lang namin, no? Kaya yung kanyang address doon sa kanyang PDS ay incomplete. Parang ang ginawa niya lang, wala siyang anak, walang house number. Hindi niya nilagay yung house number doon sa kanyang address. Instead, nilagay niya lang yung address, yung street, then anong barangay, yun lang, anong city. So, wala kami magawa, kundi yun ang sundin namin, yun ang dineclare niya sa kanyang PDS. Okay? Ayun, ulitin ko ha mga kasama sa mga admin officers natin. Sana if ever man na merong personal kayo na mag-awol, gawan ninyo ng report sana bago dumating dito sa district headquarters ay kompleto na. Basahin din ninyo, no? Kasi may nangyari dito, no, na nakarating sa regional office. Hindi ko nababanggatin kung saan istasyon galing yung dati. Mali-mali yung sa narrative report niya, mali yung pangalan ng personnel, yung date, hindi tugma, magkakaiba. Then kulang-kulang pa yung kanyang attachment. So we have return, no, yung kanyang folder. Pinabago namin buo kasi nga mali-mali. No. Then I would like to reiterate na sa ating mga officers, sa ating mga chief of officers, mga Indian commanders natin, it is important na palagi nating monitor yung ating mga personnel. Sa ganun, once na hindi na sila pumapasok, ay mag-submit na kayo kaagad ng status report. Okay? So, yun, sana yung mga nakikinig sa atin, mga ating mga personnel, na kung yung inyong mga chief admin officers ay busy, hindi na sila nakapag-monitor ngayon, sana ay ibahagi ninyo itong maiksing topic na aking sinare sa inyo ngayong hapong ito, no? Ngayon, para sa mga gusto naman na makakuha ng copy nitong aking diniscuss ngayon, ano? Pwede kayong pumunta rito sa district headquarters at bibigyan ko kayo. Nang sa ganun ay meron kayong guide, no? Para ma-perfect natin yung paggawa natin ng folder ng mga nag-aawil natin mga kasama. Okay? So, hanggang doon na lang yung aking topic ngayong hapong ito. Shout out kay Frank Castor from Victoria Fire Station, Victoria Oriental Mindoro. From Oriental Mindoro, meron palang nakikinig sa atin. Lahat ng ating mga bumbero dyan sa Victoria Fire Station. Nora Intano. Okay. Yun, sana, no? Ito applicable naman, hindi lang dito sa NCR, ano, sa Victoria Fire Station. I hope ay
may natutunan kayo maski pa paano dun sa diniscuss ko sa inyo. No. Okay. So again, dito na nagtatapos yung aking topic ngayong hapong ito. Muli, ako po si Chief Inspector Andres Daos Jr. dito sa Fire District 4 na nagpapaalala sa inyo na sa pag-iwas sa sunog, hindi kayo nag-iisa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Daniel De La Cruz Tuico, magandang hapon. Christian Castro. Si Jam pala kanina from Region 5. Si Jaime, mga dati kong kasama sa admin. Nakatutok din sila. So, yun. Magandang hapon muli sa inyong lahat.